buhay magpakailanman. Alam niyo ba na ang pangunahing dahilan ng kamatayan ng maraming kabataan at young adults sa iba't ibang bahagi ng mundo ay vehicular accident? Hindi yung karamdaman, stroke o heart attack na siyang karamdaman ng mga matatanda, pero para sa mga nakababata, ito yung mga aksidente sa kalsada. Pero hindi naman physical lamang ang kamatayan. Meron ding mga buhay na kasama tayo, pero nabubuhay na parang patay. Walang gana, walang sigla, walang direksyon, walang pagmamahal. Kaya tugmang-tugma ang ikalamang linggo ng Kwaresma, ang ating ebanghelyo, galing sa John chapter 11 verse 1 to 45, sapagkat binuhay ni Jesus ang kanyang kaibigang patay na ng apat na araw. At ito ay si Lazaro. Tumungo si Jesus sa tahanan ni Lazaro, mga kapatid ni Marta at Maria sa Betania, at tumungo sila sa kuweba kung saan nakalibing na ng apat na araw si Lazaro. Pinabuksan ang kuweba, nagdasal sa Ama, at sinabi, "Lazaro, lumabas ka." At lumabas ang bangkay na buhay si Lazaro. Ang kwentong ito ay isang napakaliwanag na sign, tanda, na ang tinuturo, una, walang hindi kayang gawin ng Diyos. Kahit ang patay, kayang buhayin. Pangalawa, ito'y paghanda sa mangyayari ring muling pagkabuhay mismo ni Jesus. Pero kung si Lazaro namatay, nabuhay, namatay uli. Pero kay Jesus, sa kanyang muling pagkabuhay, siya'y buhay magpakailanman. At pangatlo, ang buhay na pangmagpakailanman ay isang katotohanan na Diyos lamang ang pwede nating purihin dahil siya lamang ang makagagawa nito. Anong pwede nating pulutin sa aral na ito? Napakaliwanag na walang hindi kayang gawin ng Diyos upang tayo'y bigyang buhay. Kailangan tayong umugat kay Jesus sa pananampalataya, sapagkat nagbibigay pala ito ng bagong buhay, ng muling pagkabuhay. Kaya kayang sabihin ni Jesus, "Ako ang nagbibigay buhay, ang muling pagkabuhay. Ang sino mang nananampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At ang nabubuhay na nananalig sa akin ay hindi mamamatay." Sa makatawid, kay Jesus ang buhay ay magpakailanman. Paki-share po, paki-like naman ang ating social media account. Pagpalain ng inyong buhay. Marami pong salamat.